Nagsagawa ng libreng town hall meeting at bakunahan ang Department of Health at National Capital Region sa lungsod ng San Juan bilang tugon sa tumataas na kaso ng whooping cough sa Metro Manila. Ayon kay DOH NCR Epidemiology and Surveillance Unit Head Dr. Manuel Mapuy II, mahigit 5,000 beses ang itinaas ng kaso ng pertussis sa rehiyon sa nakalipas lamang na taon. Kung susumain sa nagdaang kalahating dekada, tumaas naman umano ng 900 times ang kaso ng nasabing sakit sa buong NCR. Idinahilan ng opisyal ang bumabang routine vaccine coverage nitong panahon ng pandemya kung kailan nakatutok ang lahat sa pagsupil sa COVID-19. Sa San Juan City pa lamang, dalawa lang ang kaso ngayon 2024, pero galing naman ito sa zero case ng pertussis noong 2023. Alam na itong nakalipas ng pandemya kasi bumaba yung ating mga vaccine coverage. Kaya marami pong nagkakasakit ngayon na tospirina, no? Kagaya sa akin noong araw, dahil na wala pang karaniwang bakuna, karaniwan sa mga bata lang yan nakikita. Pero nito ho, kaya itong tumagal na, nung may bakuna na, nakikita na rin po yan sa mga kabataan. Ito ang dahilan kung bakit sineminar ng DOH sa mga barangay ng syudad at binakunahan ng 5-in-1 vaccines ang mga batang edad 0 to 23 months na nakilahok ang mga magulang sa town hall meeting. Karaniwan kasi umanong mapanganib ang epekto ng pertussis sa mga wala pang isang taong gulang na hindi bakunado o nakatanggap ng routine immunization. Dagdag pa ni Mapue, bibili ng booster shots ng DOH laban sa whooping cough at ipakakalat sa mga syudad sa Metro Manila. Nauna nang napaulap na may paparating na 1,000,000 doses ng bakuna laban sa nasabing sakit, pero matatanggap pa ito ng DOH sa buwan ng Hunyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino.